Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update nga po ngayon sa social media, mga kaldab. Ito po yung kumakalat at talagang mapapaisip po kayo kung sino nga po ba talaga ang nagsasabi ng totoo, mga kaldab. Dito sa balita po natin, kayo na po bahala magkomento kung bakit nga po ba talaga nababash ng gusto si Ogie Diaz. Hindi po kasi talaga tama yung interview niya. Kumbaga parang kulang, parang hindi talaga kompleto. Hindi po ba? Dito mapapansin nyo naman po, mga kaaldab, na talagang yung ginawa po ito ni Ogie Diaz para po sa kay Congressman Spotted, hindi po talaga para kay Mengay. Ang dami po kasing lapses, ang daming kulang sa interview. Di po ba? Kasi pinag-usapan yung Aldab eh, na wala po silang relasyon, na sinabi ni Mengay na wala kaming relasyon ni Alden Richards. Bakit hindi po siya nagtanong? Kakaiba po ito dahil sa mga ibang na-interview ni Ogie Diaz, halos lahat po inalam niya, halos lahat po nasabi niya, mga kaaldab. Ibig kong sabihin, o yung pinupunto ko, yung pagiging interview po naging kulang talaga. Yung tanong na hindi ba kayo talaga naging, wala po ba talaga kayong relasyon ni Alden? Di po ba? Yun yung tamang tanong eh. Na kapag sinabi ni Mengay, wala kaming naging relasyon. Pero maraming mga kumakalat ng mga panahon ninyo na kung saan nga po eh nag-arkila pa si Richard Polkerson Jr. ng private plane sa araw mismo ng kaarawan mo na nagbakasyon ka sa Boracay. Real talk yan, mga kaaldab. Tapos yung mga ilang taon nga po bang Aldab Nation simula 2015 hanggang 2018, 3 years sabihin na natin, o hanggang 2017 na lang, wala pong ibang kasama si Mengay sa 1-4-all, all-4-1, kundi si Alden, pati sa Calle Serie. Imposible po talaga na walang namuo o hindi po talaga sila nagkaroon ng mga MU, di po ba? At papano na lang po ba ilalabas yung mga naging interview? Nakakatuwa po yung mga komento na sinasabing, ano bang masama dun? In-interview ko lang naman si Main Mendoza, binabash ako ng Aldab. Marami po kasing lapses. Marami po kasi talagang masasabi natin na hindi po talaga maganda sa mga naging interview. Kung naging patas lang po o naging straight po at hindi naging bias si Ogie Diaz, maganda po talaga sana. Pero talagang pinutol eh. Talagang yung tipong dapat eh itinanong, hindi po talaga tinanong. Real talk to, mga kaaldab. Ako, kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, matagal na po tayong true-blooded Aldab Nation. Yung mga ganyan po, eh, kabisado na po natin. Imposible naman po, mga kaaldab, na hindi po alam ni Ogie Diaz yung naging pelikula ng Imagine You and Me, na kung saan talagang napakaraming off-cam ang kumalat. Pati po sila Mr. Tobiera, eh, nagsalita na. Anong masasabi nga po ni Ogie Diaz sa mga pinaramdam po nila Tatay Dab, Nanay Dab, Daddy Bay, di po ba? Yung mga event na dinausan ng Aldab, bakit may karapatan si Alden na pumirma sa mga book ni Mengay, gayong siya naman po yung may gawa, di po ba? Kalabisan na po siguro yung co-worker mo na lang, eh pinakikialaman pa yung libro mo, di po ba? Real talk, mga kaaldab. At napakarami pong mga katanungan na hindi talaga natanong ni Ogie Diaz. Parang naging kumbaga tahimik siya. Sabi ko nga po, naging bias po talaga siya, literal. Hindi po porket nanahimik sa Aldab hindi niya na po itatanong. Syempre kailangan mo ring itanong at malaman din ng publiko na hindi nga po talaga at totoong hindi po sila nagkaroon ng relasyon. Pero yung tanong na ginagawa ni Ogie Diaz sa mga guests niya, hindi ko po nakitaan o hindi ko po talaga totally nakita kay Main Polkerson na ang tanong
umasa ang Aldab dahil nakita nila, pinaramdam nyo namang dalawa yung mga off-cam sa Broadway, yung mga kaganapan sa mga event na dinaos ng Aldab, di po ba? Yung tipong binigyan ka ng regalo ni Alden sa birthday mo, na kumbaga kailangan ikaw lang yung makakakita, kumbaga kung handa mo nang isuot, di po ba? Kaya nga po mga ka-Aldab, natatawa na lang ako sa mga nagre-react sa channel ko sa mga taong nagsasabing ayan na naman si Mr. Destiny, bumanat na naman, kumbaga kahit na alam na ma'am na hindi totoo ginagawa, etc. etc. Okay lang mga ka-Aldab, at least pagkatapos nyo naman kasing panoorin ang mga in-update kong video, mapapaisip din po kayo Kumbaga hindi naman siya gawa-gawa lang, hindi naman siya totally masasabi natin na kumbaga bago lang, di po ba? At least yung mga in-update ko, mapapaisip kayo. Yung mga ginawa natin, yung mga ginagawa ninyo at ina-update ay talagang 101%. Depende na lang po sa maniniwala, depende na lang po sa mga taong alam nyo na, mga ka-Aldab. Ako, sabi ko nga po sa inyo bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang maging updated kayo. Gusto ko lang lahat ng mga kaganapan alam po ninyo. Mahirap po talaga magsalita, mahirap po magkomento, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan Aldab Nation. Marami po kasing nagtitrigger ngayon, hindi natin alam kung sino nga po ba talaga yung totoo, kung sino nga po ba talaga yung fake news. Ang sa atin lang mga ka-Aldab, maging updated po. Iba po kasi talaga kapag ka-updated po kayo sa social media, hindi po kayo maiisahan. Tapos lahat po ng mga kaganapan alam po ninyo. Although maraming mga mamis, mga titas hanggang ngayon na nagtatanong kung ano nga po ba talaga ang nangyari, ano nga po ba talaga yung katotohanan, sino nga po ba yung paniniwalaan, sino nga po ba yung dapat hindi paniwalaan. Ang sa akin lang mga ka-Aldab, normal lang po na maging mabash si Ogie Diaz dahil hindi naman po talaga totally kumpleto po yung binigay niyang update. Yung binigay niya na talagang kung titignan nyo at susuriin, talagang kulang. Real talk to mga ka-Aldab, hindi kumbaga lahat sa dami po ng mga interview niya, parang kay Mengay lang po siya tahimik, parang kay Mengay lang po siya walang kibo, parang hinayaan niya lang na ang buong segment para kay Mengay. Hindi man lang siya nagtanong, hindi man lang niya pinag-uusapan si Richard Polkerson. Nakakaiba po kung saan po nag-live yung Bingo Plus, panay banggit niya ng banggit kay Richard Polkerson Jr. Real talk to mga ka-Aldab. Walang ganito na lang po yung updates natin. Comment na lang po kayo.